Reverend Fathers, my dear seminarians, brothers and sisters in Christ. Madali hong unawain na sa taong ito, 2023, ang puso ni Father Dave ay bumubulong, salamat sa Diyos. Ang iba yung bulong puso niya noong isang taon. Kasi noong isang taon, bulong ng puso niya ay muntik na. Muntik na. Natakot tayo, nag-alala tayo, akala natin ay iiwanan tayo ni Father Dave. Ano nga ho yung sinasabi tungkol sa masamang damo? Di ko na matandaan. Pero ang totoo ay wala naman talagang muntik mo sa Diyos. And may malubhang sakit si Father. Akala natin na sigit siya ng kamatayan. Akala lang natin yon. Sapagkat ang totoo, walang muntik-muntik sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng nangyayari sa atin ay ayon sa takdang panahon, ayon sa takdang pagkakataon, ayon sa takdang araw, ayon sa takdang sandali. At yon ang pagkapari ni Father Dave. Hindi lang siya namuntik kaya naging pare. Hindi lang dahil may nangyari kaya siya naging pare. Kundi bago pa man siya ipaglihi ni nanay, ay alam na ng Diyos na hinirang na siya, isinaisantabi na siya para maging pari. Walang muntik-muntik. Pagkat para sa Diyos, ang lahat ay nakatakda. Ang lahat sa Diyos ay tiyak na tiyak. Ang lahat sa Diyos ay walang aksidente. Sapagkat ang lahat ay nagaganap ayon sa itinakda ng Diyos para sa atin. Guhit ng palad, tadhana, hindi horoscope, hindi hula, kundi ipinasya ng Diyos na simula't simula pa ng panahon, si David Concepcion ay maging Katoliko dito sa Pilipinas at si David Concepcion ay maging pari ng Archdiocese of Manila. Takda yon. Walang muntik-muntik doon. Kaya dapat magpasalamat. Sapagkat hindi natin kayang wariin kung gaano talaga tayo kamahal ng Diyos. Katulad ng paulit-ulit na itinuturo ni San Juan Marillanay, Priest of God, you will never completely understand how much God loves you. Because the mystery of the priesthood cannot be understood here on earth. The mystery of the priesthood can only be understood in heaven. And if the priest of God would truly understand how much God loves him, he would die because his mind is too small, his heart is too small to contain the immensity of God's love for us. Na sa loob ng 25 taon, mayroong mga araw na ang hirap maghanap ng dahilan para magpasalamat. Hindi araw-araw mayroong dahilan sapagkat mayroong mga araw na nakakabwisit, mayroong mga araw na nakakainis. At kaya ho kami magkaibigan ni Father Dave ay sapagkat yung kinabubwisitan ko, kinabubwisitan din niya. Pero mas marami siyang kinaiinisan kaysa sa akin. Natural yon sa ating buhay. Nakakabwisit na sitwasyon. May nakakainis na tao. May nakakainis na pagkakataon. At mapapabuntong hininga ka at sasabihin mo, Lord, ano ba to? At sa mga pagkakataong yon, na ang daming nakakainis, ang daming nakakabwisit, ang daming nakakapikon, ang daming nakakagalit, at ang daming nakakapanlamig ng pananampalataya,
ang sagot lang palagi ng Panginoon sa mga pagkakataong yon ay pinili mo yan, tiisin mo yan. Ganun lang talaga yon. Walang paliwanag. May mga nakakabwisit na kailangan lang nating sabayan sa ating buhay. May mga nakakainis na kailangan lang nating pakisamahan sapagkat bahagi ng buhay. At sa paglingon natin sa loob ng 25 taong pagkapari ni Father Dave, kaming dalawa ay magsasabi na yung mga mahahalagang aral nitong 25 years ay napulot mula dun sa mga nakakabwisit, nakakainis, nakakapikot, nakakagalit na sitwasyon. Because it was during those difficult times, it was during those critical times, it was during those times when questions could not be answered. It was also during those times when the Lord was sinking our roots deeply into His heart so that we will learn the lessons that easy life cannot teach. My dear seminarians, do not look for easy life in the seminary because an easy, convenient life is a very bad teacher and will just teach you very bad lessons. Because the most important lessons in life you will learn in difficulty because adversity, darkness, and dryness are very good teachers. If you are open, if you are humble, they will become your best teachers. Sa loob ng 25 taon, sa mga pagkakataong nainis, ang sagot lang ng Diyos, magtiis at tanggapin. Sapagkat hindi niya aalisin ang mga nakakabwisit na ito. Subalit, sasabihin lang niya, kasama mo ko, pareho nating haharapin. Alam ko sa loob ng 25 taon ay pumapasok sa puso ng kahit sinong pari ang magtanong, tutuloy ko pa ba? Pumapasok sa isip dahil ramdam ko ang aking kahinaan, nakita ko na ang aking karupukan, at nakita ko na kung gaano ako kahina, na sa halip na tumanggi, ay tinanggap ko ang tukso at naging kasalanan. Mapapabuntong hininga ulit at sasabihin, ayoko na. Pero Diyos pa rin ang magsasabing, alam ko na yan. Nang pinili kita, alam ko nang marupok ka. Nang pinili kita, alam ko nang magtataksil ka sa akin. Nang pinili kita, alam ko nang madadapa ka. Alam ko na yan. Pero kahit alam ko nang gagawin mo yan, pinili pa rin kita sapagkat gusto kita, sapagkat mahal kita. At yun din ang pinagpapasalamat natin. Na sa mga pagkakataong ayaw na natin at parang bibigay na at ayaw nang tumayo sa dalawang paa, ang sagot lang ng Diyos ay, naririto pa rin ako, gusto pa rin na magpatuloy at hindi kita iiwanan. Mga minamahal kong kapatid, yun po ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayong gabi. Sa mga pagkakataong umayaw na tayo, naroon ang Diyos. Sa mga pagkakataong itinayo tayo ng Diyos, Diyos pa rin ang dahilan. Sa mga pagkakataong muntik na tayong mamatay, hindi sa kalusugan, kundi sa kasalanan, Diyos pa rin ang nagsabing may takdang panahon at hindi iyan. Sa mga pagkakataong ayaw na nating magpatuloy, sa mga pagkakataong inis na tayo sa ating hinaharap, ang sagot lamang ng Diyos, tiisin mo yan, kasama ako sa pagtitiis mo. Mahiwaga ang pag-ibig ng Diyos at mahiwaga ang pagkaparing ibinibigay ng Diyos. Alam ko na hindi lang ito karanasan
ng mga paring katulad namin, ito ay karanasan din ninyong lahat. Tandaan niyo palagi, walang muntik-muntik sa Diyos. Everything is God's design. May dahilan ang lahat. Hindi mo lang lubos na maunawaan. Tandaan mo, ang nakakainis, ang nakakapikon, ang nakakagalit, nakakangit-ngit, ay bahagi ng buhay. Subalit sa kalungkutan at paglakad natin sa landas ng kadiliman, may mga aral na dapat nating pulutin na dilim at problema at panunuyo lamang ng kaluluwa ang makapagtuturo sa atin. At sa mga pagkakataong umayaw na tayo sa Diyos, pakinggan natin ang kanyang bulong. Huwag ganyan, ituloy mo lang. Hindi kita iiwanan. Hindi kita malilimutan. My dear brothers and sisters, pray for us, your priests. It is not an easy life, but it is the most meaningful life. And I will not exchange it for any other life. Pray for us, and we will also pray for you. You might not be priests celebrating the Eucharist at the altar, but I want to assure you, as we priests are loved, you are also loved. And God called us to tell you that you are loved.